Kumusta po kayong lahat mga kateds, no? Lalong-lalo na po sa ating mga masugid na tagapanood sa ating mga video, sa ating mga subscriber. Paalala lang po mga kateds, ang video na ito ay hindi gawa sa isang eksperto. Ito po ay batay lamang sa aking sariling experience at panaliksik. Malaya po kayong magbigay opinion, komento at suwestyo. Maraming salamat po. So mga katids, kakaiba po yung topic natin ngayon, no? Meron pong isang katids natin na nag-message at nagtanong na kailangan ba talaga mag-ritual, sir. So gagawa po ako ng vlog tungkol sa pagre-ritual. So ito po mga katids, pinapasiglit po lang po ito bilang patunay na mayroon po tayong kunting idea tungkol sa mga spiritual na bagay, no? So hindi po agimat-agimat ang pag-uusapan natin ngayon mga katids, ha. Pero ulitin ko po, pinapasilip ko lang po ito para karoon kayo ng o magkaroon tayo ng patunay na mayroon tayong kunti lang na kunti na idea tungkol sa mga spiritual na bagay. Ito po katids ay talandro po ito ni San Miguel. Yan. Ginagawa po itong depensa. Kung gusto ninyong kopyahin, ipasirox nyo, pwede yan. Okay, so pasilip lang. And then, ito, marami itong mga talandro na pangano. Ito, mga tested na po ito, mga pangdigma. Okay, so, ulitin ko po, hindi po yun ang pag-uusapan natin. No, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagre-ritual. Okay, so marami po tayong mga nakikitang mga posts, mga katids, na sila po ay gumagawa ng ritual. Kumbaga, inuuna nila yung mga elemento, mga lamang lupa, kaysa pagdasal. Okay? No? Pagdasal sa Panginoon, sa makapangyarihan, amang makapangyarihan. So, sa atin lang, di man tayo again sa kanila, pero may tanong dyan. Ang tanong dyan is, gaano ba kalakas ang espiritista ng mga Japanese noon sa paglibing ng kayamanan? Bakit tinutumbasan yan ngayon ng mga espiritista o mga manggagamot o mga treasure hunter na naghuhukay, kukuha ng mga manggagamot na magagaling sa ritualan? Ang tanong dyan, bakit? Mayroon bang magaling na espiritista ang mga Japanese noon? Ang sagot dyan mga katids, wala. Walang magaling na espiritista ang mga Japanese noon, no? Bakit natin nasabi yon? Advanced teknolohiya po yung mga Japanese. Di yan maano. Talagang advanced po sila. Alam ng karamihan yan. Pero bakit natalo sila sa digmaan? Kung mayroon silang mga magaling na espiritista, malamang mayroon silang mga ganito. Mga ganitong libro, mga katids. Yan. Yan o. Makikita niyo yan. O. Diba? Sa pagmimina yan. Sa pagre-ritual, sa pagmimina. Pero di po yan dapat gamitin sa Japanese treasure. Ito po yung mga libro, mga katids. Hindi po ito basta-basta mga libro, mga lumang libro po ito. Yan. Gusto niyo makita ito? Diba? So patunay yan. Di yan basta-basta na mga ano. Isa yan sa pinapakita lang natin patunay na mayroon tayong kunting idea tungkol sa pagre-ritual or sa mga spiritual na bagay. Pero ako po, hindi po ako nagre-ritual sa site. Bakit? Unang-una, pagre-ritualan mo yung site na yan, na walang nagparamdam, walang nangihingi na elemento o espiritu o engkanto, baka manggambala mo dyan ang mga espiritong nananahimik sa paligid
At imbes na maganda yung takbo sa paghuhukay ninyo, ay magiging magulo na o marami ng mga pangyayari na hindi maganda na mangyari dyan. Dahil ginagambala mo sa ginagawa mong ritual. Hindi lang ikaw ang mayroong alam na karunungan. Mayroon din yung mga yan. At kapag nagambala yan, ay lalo kang guguluhin o pwede ka nilang subukan kung gaano katagaling. Ito pa isang libro, mga kapits. Maraming naghahanap nito. Yan. So, yan. Okay, so yun. Ngayon, bakit mahirap kunin ang treasure at bakit maraming nagparamdam? Dahil mayroon silang iniwan na mga katawan ng tao dyan. Kumbaga, may mga kaluluwa dyan na hindi nagkatawid. Kaya sila nagparamdam. So, ang maganda siguro na gawin, ituturo ko na lang sa inyo ang ritual na para makatawid kung ano man o kung sino man yung kaluluwa na nanatili sa lugar na yan. Okay? So, para hindi masyado mahaba ang video, gawin natin itong part 1. At ang part 2 ay ituturo ko sa inyo kung paano gagawin ang ritual kapag mayroong nanghihingi ng ritual or nanghihingi ng dasal. Okay? Sa dig site. So, maganda siguro yon. Yun ang magandang gawin. Huwag yung nasa inyo na yan. Pero hindi maganda talaga na kapag walang nanghihingi ng ritual or dasal sa area ay kusa ninyong riniritualan or kusa ninyong kusa kayong kumukuha ng albularyo para hihingi ng ritual. So ilang libro ko ito pinapakita ko. So yun, hindi ito pagmamayabang mga katitsa, pinapakita ko lang para mayroon kayong makitang patunay na mayroon tayong alam, kunting alam tungkol sa mga spiritual na bagay. Ngunit, ay tanungin nyo pa sa mga kasamaan ko, hindi po ako nagpapakita ng pagri-ritual sa area hanggat walang nanghihingi ng ritual. Ngayon, kung may mahukay kayo dyan na buto, pakiusapan nyo lang yung mga buto na yan, kung sino man ang may-ari dyan, pakiusapan ninyo na huwag kayong gambalain at dalhin ninyo sila sa sementeryo. Yun, may ilibing ninyo sila doon sa sementeryo. Halimbawa, kung wala pa kayong, kasi may kailangan pang papilis na asikasuhin, halimbawa, wala pa kayong budget para doon, kausapin ninyo na itabi lang muna sila. And then kapag nakuha yung kayamanan, saka na kayo, saka na sila dadalhin doon sa sementeryo para doon himlay yung mga buto nila at mag-alay kayo ng dasal para makatawid sila sa kabila. Okay, so yun lang po mga katits. Yun lang po ang sagot ko doon sa mga doon sa nagtanong sa akin, kailangan ba talaga ng ritual? So para sa akin, hindi kailangan ang ritual sa pag-umpisa sa trabaho. Pero marami pa rin ang nag-a-apply dyan. Iwan ko lang kung nag-success ba yung comment kayo dito, yung mga nag-a-apply ng ritual sa pag-umpisa sa trabaho. Kung nag-success ba kayo para magkaroon din ng basihan o idea yung mga ibang mga katiits natin. Okay? So, part 1 po ito. Sa sunod, mayroon akong ibahaging isang ritual, simpleng ritual. Kahit sino pwede makagawa nito. Pero kailangan meron kang pundo sa sarili mo. Ano yung pundo? Lagi kang nagdadasal. Okay? So, next video, i-share ko sa inyo. And then, itong libro na ito, ha, baka nakita nyo itong... Saan ba yun? Saan ba yun? Itong yata yun. Yan. Baka matakot kayo, ha? Kasabihin ninyo, kumikitil tayo ng ano, buhay. Hindi. No? Hindi po. No, nasa atin to. Nasa pangalaga natin to. Dahil... ayaw natin na mapunta ito sa masamang
mga kamay, no? Alam nyo naman, pag napunta ito sa mga masamang tao, ay tiyak na kunting ano lang dyan, ay likado na kayo. Oh, ito pa. May ano dito, anong kalandro dito. So sige mga katets, mahaba na yung video. Hanggang dito na lang siguro. Meron lang akong kinakalkal kunti. Nawala yata eh. So, ulitin ko, sa pagmimina o sa pagkuha ng ginto, may ritual talaga yan. May ritual talaga. Pero hindi yan applicable sa Japanese treasure. Dahil wala namang nakaharang dyan na course ng Japanese na sinasabi. Yun ang totoo. No? Ang course lang dyan is yung mga pinapatay nila. At yun ang inano nila sa area. Baka pwedeng sabihin nila, bantayan nyo ito. No? And then, yun. Alam mo naman, ang tao ay dalawa lang yan. Masama at mabuting tao. So, kung napatay nila ay masamang tao, at yung taong gahaman, ay hindi niya iiwan yan. Okay, so, dito na lang po mga katets. Bye-bye and God bless.